everybody. Maayong buntag. Maayong gabi sa Duhurot. Ang oras diri alas 6 na kapin. Oh, bago pa lang mag tapos ng 6 o'clock. So, kumusta po kayo? O ganina, grabe yun akong kimbot. Grabe yun akong sayo ganina. Kaya na-enjoy yun ko, nagpapawis kanina sa akong mga kibot-kibot. So anyway, kumusta naman kamo? At karon mag-lalay video na naman ako para mayroon na naman kayong marinig at maunawaan ng mga mensahe. So, hindi na ito sayaw-sayaw. Balik na naman tayo sa atong serious missionary works. Okay? So, mag-serious na po tayo karon. Mag-conservative na sa karon tayo. So, kaya magharap na po tayo sa ilang divine, ilang master sa mga new world spiritual issues. Okay? So, magsimula na ako kay aalis po ako pagkatapos kong mag-live video. Magkuha ko sa akong anak dito sa iyang trabaho. So, mag-drive ko niya. So, okay. Kumusta ka mo? So, let's begin na para marami tayong kwento ngayon. Okay? My greetings to our beloved Divine Master. Rubini di Raikliu, Senior. Sa kanyang mga kasamahan sa New World is Four Corners of the World, I'm sorry. Sa atong mahal Master Bimbo Raikliu Jr., sa kanyang mga kasamahan sa New World Spiritual Division Personnel. Sa inyo karon nga naglantaw sa ako, nandito na naman ang inyong Sister Mitus. Mits, encantada! So, you see the color right now? I am using lavender. Matching sa akong lavender nga dress. So, nag-lavender ko karon. So, you see how that lovely? Yung ink pin ako, nilagyan ako ng bulaklak. And it's so cute. See? Maganda pag nag-writing. Okay. Mga props ko ra ini. Okay, so let's begin now. Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, Divine Master, and the members of the Four Corners of the World Guidance Series to all PBME missionaries. Message. I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBME Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worrisome problems will at least be given priority through this sample but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Rubin Buray Ikliu Jr., our PBME Supreme President. This message from the volume 2, part 72, 1, 2, 3, 4, 5. Ano ang pagtahip? Basta sinabi ko na sa inyo, darating ang araw na magtahip. Sa Surigao nun, magtahop. Oh. Sa Tagalog, magtahip. Oh. Imagine ninyo yung palay sa nigo. Nilagay ang palay, tapos pag ganun-ganun na, tahip, tahip, tahip. Sabi ni Divine na tahipan talaga ang mga membro sa association. At kung mapili na talaga ang mga genuine at tunay na mga membro sa association, sabi ni Divine Master at Master, mayroong pagsarado. Saraduhan. Sabi niya, saan ka pupunta? O, saan ka pupunta? Sa makatuwid, pipiliin pa tayo. Kaya nga, mga kapatid ko, ang aking sinasabi sa inyo, mag-ingat kayo
ng inyong mga lakad. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili na sa ating pagtira dito sa ating puok na hindi tayo marumi. Kaya nga ang ating gagawin, gumawa tayo ng mabuti habang tayo'y naglalakad sa daan. Titingnan mo ang daan na iyong dinaanan kung mayroon bang dumi. Pulutin mo kahit hindi ikaw ang maglagay ng dumi. Titigan mo ang daan na iyong dinaanan kung mayroon bang dumi. Pulutin mo kahit ikaw ang maglagay sa dumi. Kahit hindi ikaw ang maglagay sa dumi. Kunin mo ang dumi, papil, kahit ang maliliit na bagay nagiging marumi sa inyong paningin. Basta, bata at malaki na, mag-ingat kayo mula ngayon. Linisan ninyo ang ating lugar. At kung hindi kayo makatulong sa paglinis sa lugar na ito, kailangan kayo sa isang bagay na marumi. Ang ating tahanan, kung sino ang makakita na may dumi na hindi ito pinulot sa isang tao, tulad rin siya ng isang marumi. Nandoon sa inyo pumikit ang dumi, kaya kung sa daanan, sa kabahayan, bisita ka man o kung hindi ka bisita, nakita mo na mayroong dumi, pulutin mo at hanggang sunugin mo kahit saan ka man naroon. Pakinggan ninyo ito ang aking sinasabi dahil ito ang totoo. Tapos, gagawin natin ang tinatawag na beautification. So, sabi ni Divine, itong pagtahip. Pagtahip ng mga membro sa association ay sinimula na ito matagal na. Hindi lang sa ngayon, matagal na. Simula ito yung nagkaroon ng kaso ang ating Master Junior, sinimula na ang pagtahip ng mga membro sa association. Dahil sabi ni Divine, ipunin ang mga tauhan na tunay na nanalig sa Diyos at nagmahal sa Diyos. At darating talaga na yung inyong mga ugali ha, na sabihin ninyo sa gitna lang kayo, magmasid. Hindi kayo makapag-desisyon kung nasaan kayo. Wala kayong lakas na loob na ipakita ninyo kung ano ba talaga ang inyong mga panindigan. Sabi ni Divine, yung mga ugali na yun, yung sabihin lang ninyo nga mutual ramo. Sabi ni Divine, saan ka pupunta? Kung wala kay direction, wala kay goal, wala kay pinaniwalaan, So, masiraduhan dyan ka kung wala kay panindigan at paniwalaan. Sabi ni Divine, kahit saan kayo maglakad ng dito sa mundo, kahit saan kayo magpunta, mag-ingat kayo. Kung nandyan kayo sa San Jose, mag-ingat kayo. Kung nandyan kayo sa ibang bansa, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. And then, kung dito daw kayo sa San Jose, Dinagat, example ni Divine Master, dumi. So, dalawang dumi ang i-explain ko dito. Dumi sa kalsada at dumi sa iyong sarili. Okay? Sabi ni Divine, kung maglakad kayo dito sa San Jose, Dinagat, at din makikita ninyo na may mga dumi, basura, sa kalsada, na ito'y nakapagbigay dumi or pangit sa inyong paningin, kahit hindi ninyo basura, sabi ni Divine, pulutin ninyo. Dalhin ninyo sa inyong pamamahay. Kung nakikita ninyo mayroong mga basura-basura sa daan dyan sa San Jose, pulutin daw ninyo kahit hindi ninyo mga basura. Dalhin ninyo doon sa inyong bahay, sunugin ninyo. So yun ang sabi ni Divine, na kung makakita kayo ng dumi dito sa ating island, please, tulungan ninyo, maglinisan inyuhang puluton kung saan kayo. Kasi maraming mga tao sa San Jose na itapon lang nila yung mga butilya, mga sigarilyo, ipangtapon lang kahit saan-saan. Sabi ni Divine, hindi yan ang tama. Kakain ng mga chichiria, kakain ng mga candy, kahit saan lang ipangtapon. O, diba?
Kaya sabi ni Divine na ang inyong mga ugali, hindi talaga kayo matawag na mga tunay na membro sa asosasyon. Kasi sarili ninyong basura ay hindi kayo marunong magtago yung inyong mga chichiria, mga scrap papers, o mga lollipop. Ipangtapon lang daw na ninyo, ilagay ninyo sa inyong bag. Kung nagkaon ka muna ng mga budbud, mga puto, ayaw daw ninyo itapon sa daan ng San Jose Dinagat. Oh, keep it to yourself. Bring to your house and burn it. Sunuga ninyo. Kaya yung sabi ni Divine, another example, yung dumi. Na kung ano yung mga nakikita ninyo, kung saan kayo nasulok ng mundo. Kung dito kayo sa San Jose, marami kayong nakikita ang mga kalukuhan ng mga tao, mga mayaot na mga batasan, mga pangit na mga ginagawa sa San Jose. Sabi ni Divine, pag nakita mo iyon, huwag gayahin. Huwag gayahin. Ayaw puluta ang pangit. Ayaw gayaha. Ayaw sunda. Kasi dumi yun na mga kaugalian. Ito ang sabi ni Divine. So, kailangan daw na dito sa San Jose, kung ano yung mga nakikita ninyo na mga hindi magandang mga kaugalian at katangian ng mga tao doon, huwag ninyong gayahin. Ha? Huwag ninyong sabihin na ano-ano din kayo kay para magaya-gaya. No. So, kung mayroong makitang dumi sa daan, pulutin daw. So, kung mga appearance ka mo sa San Jose Dinagat, next time, huwag ninyong itapon yung inyong mga chocolates na mga papers, wrappers, mga saging, dahon ng saging, huwag ninyo na itapon. Kailangan, sabi ni Divine, nandito kayo at tumutulong kayo sa beautification ng ating San Jose Dinagat. Bakit kinakailangan talaga na maglinis tayo? At bakit kailangan talaga natin ang beautification dito sa ating pinakabanal na lugar? So, bakit kailangan na maglinis tayo? Maglinis sa imong sarili, sa imong puso, sa imong isipan, at sa imong ginagawa. Then, sa San Jose Dinagat, sabi ni Divine, kailangan maglinis din tayo sa ating paligid. So, dalawang example, sa imong sarili at sa imong paligid. Okay? So, dito daw sa San Jose, kailangan tayo maglinis sa ating sarili at sa paligid. Bakit? Oh, bakit kailangan? Sana ang lahat magkikilos talaga. Huwag magpabaya dahil ating paligayahin ang angels na tinatawag beautification. Sa sinasabi ko sa inyo noon, nakaraang taon, the project of the spiritual division is already finished completely now. If this will be turned at baliktarin na ito, makikita ninyo ang mga gawa nilang magaganda. Gumawa tayo dito sa ibabaw ng mundo na kung baliktarin ito, maligaya na rin sila dahil sa kanila rin ito. Dahil pagbalikta rin ito, nandoon naman na rin sa likod. Atin na rin kanilang gawa at ating gantipalahan na rin sila at maayos man ang kanilang igantimpala sa atin. Ang sinasabi ko sa inyo na mayroong halaga ang inyong pagtitiis. Ngunit kayo'y nag-alinlangan dahil wala pa kayong nakikita. Subalit, kung makita ninyo ang sinasabi, to see is to believe. Huli na ang lahat, mga kapatid ko. Huli na kayo. Because that is the reason. Ito ang katuwiran ng mga taong tamad. Dahil iyan ang katuwiran ng mga taong pilosopo. Dahil kung to see is to believe, patay na si Noah noong panahon. Wala nang generation ngayon na panahon. Wala lang tao sa mundo. Dahil to see is to believe, sa atin pa, hindi magawa ni Noah
yaong inuuto sa kanyang mga panaginip dahil tinig lang ang kanyang narinig. Walang personal na nagsabi, tinig lamang ang narinig na nagsasabi, Noah, gawin ang malaking bangka upang masasakyan ng mga tao. Tinig at tinig lang, ngunit ginagawa. So sabi ni Bay, bakit kailangan tayong maglinis at mayroon tayong mga beautification dito sa atong banal na lugar. So dito talaga sa San Jose Dinagat, ang kinakailangan talaga ni Divine Master na kailangan ang mga tao dyan ay maglinis, magpahina, maglimpyo sa inyong paligid. Yun talaga gusto ni Divine Master dahil ito ay banal daw. Itong San Jose Dinagat, pinakabanal ito sa buong mundo. At nandyan daw ang mga angels na ang kanilang mga tinatawag is beautification. Ang kanilang mga ang pangalan, beautification, angels of beauty. So sila yan ang nagpapaganda ng San Jose Dinagat. Bakit yung iba ay napaibig, napa-inlove ng San Jose Dinagat? Because mayroon dyan mga angels, beauty of angels of beauty na nagpaganda spiritually na hindi natin ito nakikita. So dahil tayo ay mga material na mga tao dito sa mundo, sabi ni Baida, dito kayo, nakaapak kayo ng San Jose Dinagat. So kailangan magtulong din kayo paglinis. Oh, especially itong shrine at compound ng shrine, mamahina mo. Magtulong kayo sa pagkating ng mga grasses, mga kahit araw-araw na lang diha na nakaano sa kagandahan ng Israel. Pero alam nyo, yung administration last 2 years ago, sabi nila, bahala daw malasang ang shrine. Kaya hindi na raw ano, hindi na raw sagrado kay naanuhan na raw ng dugo. Yun ang mga istorya nila. So kaya wala silang pakialam kung maraming tai ng aso, maraming mga aso na lumalakad diyan sa shrine. Actually, hindi pwedeng nandyan yung mga aso diyan sa pintuan ng shrine kasi nagtatai yan. Kaya sabi ni Divine, anong klaseng mga pamahala yan ng shrine? Oh, siraduhan pa, padlakan pa ang dining ng spiritual division, tapos hindi pa maghalad, tapos lalagyan pa ng karatula, tapos lalagyan pa ng aso sa pintuan ng shrine. Oh, mga tao ba yan na nag-isip na ang shrine ay banal? Mga membro ba yan na nag-isip na sagrado ang compound ng shrine? Nag-isip ba na sila? Oh, kaya sabi ni Divine Master na anong klaseng mga membro? Meron ba yung mga malasakit? Doon sa gate ng shrine, nandoon ang mga bantay doon, mga masama ang ugali. Pagdating mo doon sa Divine Master Shrine, nandoon yung mga aso. Eh, mga aso, mag-ihi-ihi yan, panghi. Akala ninyo, magustuhan din ang mga espirituhanon? Hindi. Magustuhan ang mga espirituhanon na nandyan yung aso sa pultahan, sa pintuan ng shrine, na malibang man ang aso kahit saan lang na mo iwan. Oh, di ba? Kaya sabi ni Divine, kayo, makikita namin kung mayroon ba kayong malasakit dito sa banal na lupa. Makikita namin kung mga membro ba kayo na naka-absorb talaga sa kabanalan ng atong asosasyon. Naka-absorb ba kayo sa kabanalan itong atong Israel? Oh. So kung mahalin niyo si Divine Master, dahil sa Divine Master lang naman ang inyong pinaniwalaan. Oh, sige. Kung mahalin niyo si Divine Master, kailangan maglinis kayo ng shrine na walang mga tai-tai dyan. Kailangan alisin niyo yung mga aso
kung talagang tapat ang inyong pagmamahal kay Divine Master. Nandyan si Divine Master na kahiga sa shrine. Tapos ganun na ang inyong mga ugali, lalagyan ninyo ng aso? Go. So, common sense. Kahit isigaw pa ninyo sa buong mundo na makidivine kami, kami ang mga tao halidivine, where is the malasakit? Okay? So, sinabi ko sa inyo noong nakaraang taon na ang project ng mga spiritual division is already complete. Yeah! Ang sano si Dinagat? Tapos na yan? Yan na ang bagong Jerusalem. Maganda na yan sa ano, sa spiritual world. Yung shrine, yung kang Master Junior Higaan, lahat ng mga tanawin dyan sa shrine, ay sus, napakaganda na iyan sa spiritual world. Kaya sabi ni Divine dito na kahit baliktaron pa daw nato ang spiritual side at material side, baliktarin pa natin yan, tapos na gid ang San Jose Dinagat, yung Jerusalem, tapos na. Ang kaya lamang, ang mga tao lang daw sa material ay mga tamad. Mm-hmm. Mga pabaya. Mm. Hindi naniwala sa kabanalan ng San Jose Dinagat. Hindi nagmalasakit na ayaw ng mga espiritu halon na mga rumi, madumi, mga baho, mga pang-ih. Ayaw nila yan. Pero nang dahil nga, ang tao ay pabaya. Mm, pabaya. Kaya walang malasakit, guys. They don't care. So, they don't care na nandyan ang atong Divine Master na kahiga. Sabi ni Divine Master, itong shrine ay bahay ito ng mga spiritual division. Ito ang kanilang opisina. Mga opisina nandito sa spiritual division. Pero, anong klaseng pagmamahal ninyo yan? Hindi kayo maglinis? Hindi kayo mamahina? Hindi kayo magtulong doon. Sabihin lang ninyo, bahalag malasang na diha. O diba? Yun ay yung mga istorya. Kasi sabi ni Divine dito, baliktarin man ninyo ang material side. Ganun pa rin. Ang material side, kailangan namin ng mga manpower. Kailangan namin ng mga membro na mayroong malasakit at pagmamahal sa atong asosasyon at sa ating banal na lupa. Kailangan namin ang inyong mga malasakit dahil true sa inyong mga malasakit, pagtitiis, huwag ninyong sabihin na wala kayong mga gantimpala o wala kayong mga kinabukasan. Meron daw. Hmm? Pero itong iba, sabihin nila, to see is to believe. Hindi sila maniwala, kailangan gini makita judo nila. Yung mga sinasabing mga New Jerusalem o mga magandang tanawin ng Dinagat Island, gusto talaga na nila to see is to believe daw. Yun mga pilosopo ng mga istorya. So sabi ni Divine, example, sa kapanahonan ni Noah, diba wala siya'y nakita na Diyos na nag-guide sa iya ha. Kundi, nakikita niya ito sa kanyang panaginip. Isang espiritu lamang ang narinig niya at nakita niya sa kanyang panaginip. Pero wala man si Noah nag-to-see is to believe. Sinunod niya ang kanyang ang utos kahit hindi niya nakikita ito. Hindi niya nakikita si ang amang makalangit. Hindi niya nakikita itong mga nagpapakita sa kanyang panaginip. It's just a voice na narinig niya. Pero anong ginawa niya? Sinusunod niya ito. Nagawa siya ng arka. Wala siya nagpilosopo. Wala siya nagsabi to see is to believe. So, anong nangyari? Nang sinunod lang niya ang kanyang narinig. Wala siyang nakita, nakatawan, kundi busis lamang. So, anong nangyari? Nakikita. Ang pagtitiis ni Noah ay nagbunga o nagkaroon ng baha. At din, yung pagkatapos ng pagbaha, saan nag-ano ang arka? Alam ba ninyo kung saan nagdunggo o nuabot? Nandyan sa San Jose Dinagat?
Yan. Kaya doon si Lolo Adriano nanirahan sa 40 kasi si Noah ay si Lolo Adriano de la Concepcion. So kaya yung nagbaha na, 'di ba? Mostly, sabi ni Divine, mostly ng tao sa mundo ay namamatay. Ang kang Noah lang daw pamilya ang na-save. So, habang sila ay nagbiyahe, doon ang kanilang direction sa silangan. Doon sa San Jose Dinagat. Kaya nang dumating ang pag-abot ng arka doon, doon ni Noah inano ang mga animals. Doon niya pina-stay. Doon niya inalagaan ang mga animals doon. So, naalala ninyo yung sinasabi kong 40 na nandoon si Lulu? Nag-alaga ng mga hajok? Kasi yan ang istorya. Doon na doon nuabot. Doon nagpunta ang arka sa silangan. Okay? So, ngayon sabi ni Divine, tingnan nyo. Si Noah, wala man nag-apilusupo. Pero nung nakita ni, anong nakitang resulta? Na save siya at ang kanyang pamilya. At napunta sila doon sa banal na lupa. At doon niya pinakalat ang kanyang mga lahi. O pinakalat ang mga anak, ang iyang mga anak, nagkaroon ng anak, ang anak, nag-apo. So hindi natin alam kung saan kayo dyan. No? Nandyan kayo nagmula sa San Jose Dinagat. Okay? So ngayon, sabi ni Divine Master, yun talaga ang mapapala ninyo pag kayo'y sumunod sa inyong diktasyon. Kung kabutihan na diktasyon, go! Pero kung masama na mga diktasyon, huwag ninyo yan sundin dahil masamang espiritu yan. So kung ito'y kabutihan at ito'y makapagbigay inspirasyon, go! Do it! Oh. So ngayon, sabi ni Divine, bakit kinakailangan talaga na mayroong balansi ang ating layunin ng material at spiritual ng ating buhay? So bakit kailangan natin ng balansi? I will give an example. Kagaya sa aking ginagawa, I am doing missionary works in the internet world. And I am discussing the spiritual side of our association. So this is the spiritual side. The material side, yung nagsasayaw ako. Kasi kailangan ko i-balance. Kasi kung lagi lang ako naupo, masama sa katawan. Kung lagi lang ako dito nag-discuss sa inyo, sabi ni Divine, kailangan i-balance para ang utak ay balance din. Kasi maraming mga missionaryo nangabaliw dahil sa sobra na sa spiritual side na kahit divine words, kinakain na nila. Kaya ang sabi nila, kainin na raw, kaya di na raw magutom. Di na sila mukhaong pamahaw, di na sila mukhaong paniudto, di na sila mukhaong nagpanihapon, kaya mag-divine words na lang daw sila. So sabi ni Divine, tikwang. Ma-outbalance yan kung lagi na lang divine words ang inyong kinakain. Remember, mayroong kayong material na katawan na gutumon. Magugutom. Kailangan iinom ng tubig. Kasi material and spiritual. So, kailangan balance. Kaya sa akong pag-live video, hindi yung lagi ninyo ako nakikita nag-ano ng spiritual side. Sumasayaw ako, kumakanta. Ano pa? Nag-exercise. Kasi masama din sa katawan kung hindi tayo mag-galaw-galaw dito mag-exercise. So, meron din akong mga ginagawang material side. Ganon din kayo. Habang kayo'y nag-ano sa material side na meron kayong mga trabaho, panday, mangingisda, farmer ba kayo, or yaya ba kayo, or mga business people ba kayo, kahit busy kayo sa material side, sabi ni Divine, kailangan i-balance ninyo sa spiritual side. Huwag ninyong kalimutan ng Diyos. Patuloy ang inyong pagdarasal sa Diyos kasi yun ang balance.
po, nandyan pa rin kayo nakinig ng mga mensahe. Balance. Naunawaan niyo. So sabi ni Divine dito, kailangan balance ang inyong buhay, spiritual and material. Ito pareho lang ang kabigatan. Hahanapin natin ang pamumuhay at pagtira sa mundo kung nandito pa. We have to acquire things that may be given or provided to us by our Almighty Father. Kung anuman ang kanilang buhay ibinigay ko sa inyo or sa kanila, kung anuman ang kalagayan na nandito sa mundong ito ngayon, kinakailangan para sa atin kung kinakailangan pa sa ating pamumuhay. The spiritual side, ngunit sa ibang paraan, doon naman sa ibang paraan, kinakailangan naman tayo, atin naman bigyan halaga at preparasyon ang ating kaluluwa. Higit na mamaya kung darating ang oras na kayo o tayo'y maging mapili na maangkin natin ang tinatawag buhay na walang hanggan o walang katapusan. So, it is very lucky a man who would maybe pass or maybe you are one of the chosen. Maybe that you can have that everlasting life. Kung ikaw man ang nabigyan ng pagkakataon, kung ikaw man ang makaangkin sa kaparihas bagay na masaya ka, wala na talaga hangganan ang kasiyahan mo mula ngayon hanggang kailan na ikaw ay makamit sa walang katapusan buhay at walang katapusang kasiyahan. Excuse me. Yun na ang pangarap ng ating Panginoon, na mayroong nga tao na ganyang mabigyan at pag-iwan man kung kailan. Excuse me guys, Nikatul. Okay. Na mayroon nga tayo na kanyang mabigyan at pag-iwan man kung kailan ang araw na mabigyan sa atin sa walang katapusang buhay sa tao sa paghatol. At unti-unti, pagkuha sa buhay sa pamagitan ng kanyang pagpili. Kung sino ang mga taong masama, maging masama. Kung sino man ang mga taong mabait, ay magiging mabait. So sabi ni Divine, sa material side, okay, kailangan balance din kayo. Kasi ang tao daw ay may mga kaugalian na hindi nila mabalance. Yung sabihin na nila na nandito na sa amin ang lahat. Meron akong pira, meron na akong lahat, everything. Oh? Tapos hindi na raw nag-communication sa Diyos, hindi na nagdarasal. So, di ba, mostly sa mga taong mga ganun ang mga pag-ugali, hindi nagtatagal ang kanilang mga kayamanan. Ito'y nawawala dahil out-balance nga eh. Out-balance. So, sabi ni Divine, ang material side and spiritual side, pareha lang yan. Ang kabigat, kabigatun o kabugatun, sabi ni Divine. So, yung mga pamumuhay daw natin, that's part of material side. Kaya kung halimbawa mga mayaman na kayo, huwag lang ninyong kalimutan ang inyong pagiging membro sa asosasyon. Huwag lang ninyong kalimutan ang inyong mga obligasyon sa pagdarasal at ang pagsunod sa batas ng PBMA dahil yan ang imuhang spiritual side na gibalance mo pa rin. Okay? Kasi sabi ni Divine, ang membro ay subukan sa kalungkutan, kasiyahan, kasaganaan. O, kasaganaan, kalungkutan, at kasiyahan. So, tatlo yan na ikay gisubukan ng Diyos. Kung sa kasaganahan means abundance, abundance of everything. So, tinitingnan ka dyan kung marunong ka bang yung mag-sharing, marunong ka ba mag-give, hindi ka ba matakaw? Kasi may mga membro na
na especially may mga position na sila at marami ng pira, magiging matakaw, more greedy, walang kabusugan ng salapi, parang laging nagugutom ng salapi. Unawa ninyo, may mga taong ganun na laging uhaw, laging gutom. Oo, sa salapi, kahit marami na silang pira sa bangko, gutom pa rin. Gusto pa rin magiging matakaw. Gusto pa rin magiging greedy na klaseng ugali. Kaya sabi ni Divine, diyan kayo matikwang. Oo, dahil maraming paraan na nakalimutan na ninyo ang spiritual side. Okay? So, ang spiritual side daw, sa PBMA, ang material side sa PBMA, yung activities natin na mayroon tayong conference, that is activities. Nakikita yan sa ating dalawang mata na yun ang atong mga activities sa material side. Mayroong parade, mayroong pageant, mayroong games. Diba nung unang panahon, mayroon tayong mga games sa admin, basketball, volleyball. Ano pa yung mga klaseng games noon? And then, mayroon tayong mga pageant, MSD night, NYU night, may mga competition. That is part of material side. Ang pagbigay ng mga annual fee natin, ang pagbigay ng attendance, that is material side. Ang atong spiritual side, yung atong pagdarasal, ang atong relasyon kang Divine Master of Master, ang atong pagsunod sa batas, sa doktrina ng PBMA, that is the spiritual side. Yung mga pagtitiis natin sa atong association na nag-servisyo tayo, o nag-detail tayo, nag-serve tayo, o nag-check up kayo ng mga pasyente, that's part also your spiritual connection to God. Okay? So yun, nasa PBMA, makikita ninyo na spiritual and material. So ngayon, i-elaborate ko na naman ang mga mensahe ng atong Supremo. Nagbigay sila ng maraming mensahe or nag-iwan sila ng mga mensahe. May mga mensahe na yung i-declare nila doon na sabihin na halimbawa ang susunod yun na yun. Ang magsunod, ang maghawak ng PBMA ay kailangan daw ganito ang pangalan. Nandoon sa mga message ha, nakita natin 'yan. But again, in material nakikita natin 'yan sa papel, sa bond paper, sa message. Pero again, sabi ni Divine, balansihon ninyo ang material at spiritual. Habang kayo'y nagbabasa ng among mga mensahe, unawain ninyo yan. Porke na yun na ang among mga sinasabi? Na ito ang ano sa pamalakad ng PBMA? May mga taong ilalagay sila? Porke yun? Yun na talaga ang inyong sundin? May nag-ano sa akin, sabi nila, Mets, si Sir Hero na ang ano ngayon, presidente sa PBMA. Inyo na di ay na master? Wow! Bakit? Lahat ba ng uupo ng PBMA ay magiging master? Bakit? Lahat ba ng presidente ng association ay tatawagin ng master? We have only one master, Master Junior. So, in the spiritual side, our master is Master Junior. Siya pa rin ang Supreme President ng PBMA. In the material side, pabago-bago ang maghawak ng PBMA administration because that is material side. In the material side meaning, pabago-bago. Porki nga, mauday na ang magpresidente. Ang inyong expect, master na pud. Kaya dyan kayo na maligaw. Kasi kung sino man ang magpasabi nga sila ang master, inyong sinusunod.
So, saan ang original dyan? No? Saan ang original? Di ba si Master Junior ang gi-introduce ni Divine Master? So, kaya sabi ni Divine, inyo hang hinuktukan material and spiritual para hindi kayo mga tikwang, para hindi kayo mawala sa asosasyon. Okay? So, yes, that's the PBMI right now. The administration. Sabihin naman nila na hindi raw si Sir Hero. Bahala mo diha. Oh, labad kayo yung ulo. Oh. So, kung sino ang legit, sino ang nakarehistro sa SEC, oh, yun ang mag-administration. Administration means a president will sign the orders, memorandum, and all the legal paperwork in our association. A president na mag-monitor kung naisubmit na ba doon sa SEC ang mga membro. A president na mag-submit ng mga annual reports, annual na mga activities ng PBMA. That is in material side. Oh, yun ang trabaho. So, kamo inyong haloon ang spiritual o material. Purki na mao dayon na ang presidente. Ingno na dayon ninyo kami, nga mao na daw na among master. Pag sure ba? Oh, Sir here is just the administration. He's not a master. Okay? So, klaruhan. Magklaruhan ta ninyo. Kasi, ang inyong mga utok, naggugaw. Nga iba na. Kayo manggod. Mahilig kayo manguna. Manguna sa spiritual division. Magmuni-muni, mag-imbinto. Grabe ka dyan dito pa nga bright. Grabe ka dyan dito pa nga artistahon ng mga members sa association. Hindi ninyo tinitingnan ang spiritual at material. Balance, balance. Kasi sabi ni Divine, kailangan balance din mo. Dili kay ang inyo ha, generalize dayo ninyo. Pag sure ka mo gadget ka mo. Sige na ko diri pang yaw-yaw sa inyo ha. Nagsugod na raba na muti akong buhok. Sige ko yaw-yaw sa inyo. Okay? So anyway, so yun sabi ni Divine Master na kailangan sa spiritual side ay paghanda ninyo ang inyong mga kaligtasan. Yun, spiritual side. Your relationship to God. Your connection to God. Kahit nandiyan na kayo sa ibang bansa, mayroon na kayong mga mansyon, mayroon na kayong mga kotse, mga pera sa bangko, mga negosyo, kahit marami na sagana na kayo, but still, you have to have balance in the spiritual side. Nagits ninyo? Okay. So, sabi ni Divine dito na kailangan nandiyan sa inyong isipan ang buhay na walang hanggan. Oh, dahil kung mapili kayo na mga membro sa association, kayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan at buhay na walang katapusan. You see? You are very lucky daw. You are very lucky because maybe you are one of the chosen. Chosen means that you are chosen to represent the PBMA in a righteous way. Righteous. Nandyan yung malinis. Benevolent. Nandyan sa iyo ang pagkamabuting tao. Ooh. Nandyan sa iyo ang pagkamasunurin. Nandyan sa iyo ang loyalty. Mayroon kang panindigan. Mayroon kang paniniwala at naniwala ka sa message ni Divine Master na itong inyong Master Junior ay wala talagang makaano sa kanya. He's the king among all the kings. Siya ang pinakahari. So kung hindi kayo yan maniwala kay Divine Master explanation, so useless. Kasi marami kayong mga ministro na inyong igustong i-push. Oh? Sabi ni Divine Master, no one can change your Master Junior's name. He is the Supreme President of PBMA. Oh, he is your PBMA God. Sabi ni Divine, oh?
wala siyang binanggit na iba, kundi sabi niya, ang inyong Master Junior, he is the God of PBMA. So, wala iba siya nagsabi na siya ang God ng siya ang God ng sa inyong mga grupo diha. Oh, ang binanggit ni Divine Master, Master Junior, God of PBMA or PBMA God. Yan ang nabanggit niya. So, wala na ito maka-change. Forever na ito. Eternal life na ito. Hanggang sa buhay ng walang hanggan. Ang inyong Master Junior, siya ang inyong Diyos ng PBMA. Okay? So, marami pa kayo ngayong mga ministog, master-master, mga ginasundan. So, anong klaseng Diyos sila? Remember, anong klase? Kasi si Divine, sinasabi niya sa guidance series, ang inyong master, ang Diyos ng PBMA. Okay? So now, wala na talagang hangganan ang kasiyahan mo mula ngayon hanggang kailan na ikaw makamit ang walang katapusang buhay at walang katapusang kasiyahan. It's true. Ikaw daw ang mapili. If you were chosen, chosen by our Lord Jesus Christ na isa kang mapili na manirahan sa kanyang kaharian, sa banal na lupa, kung ikaw ang mapili, anong maramdaman mo? Diba? Maramdaman mo yung buhay na walang hanggan. Dahil nandyan ka na, napili ka na. Di ka na mamatay. Nabigyan ka na ng eternal life. At the same time, masayang-masaya ka na. Dahil wala ng luha, wala ng mga sakit-sakit sa katawan, wala ng mga problema sa kaisipan, wala ng mga sakit sa dughan. Everything is new. Malinis na ang imhang espiritu pag nandyan ka na kasama sa Diyos. Imagine ninyo. Try to imagine. Nandyan ka na sa kaharian ng Diyos. Nakapasok ka na sa bahay ng Diyos. Maramdaman mo pa ang gutom? No. Maramdaman mo ba ang problema? Magbayad ka pa ba ng bills? No. Maguluhan ka pa ba? No. Kung mayroon kang cancer sa imhang mga lawas, mayroon ka bang cancer doon sa gilid ng Diyos? Wala na yan. Tanggal na yan. Sabi ng Diyos, I will wipe away all your tears and sadness. Pag nandyan kayo, kasama ko kayo sa aking pamamahay. So, sabi ni Divine, masayang-masaya talaga kayo pag iyan ang mangyari at kayo'y mapili na kanyang mga piniling tao dito sa mundo. Millions of people around the world. Pero, malayo sila sa puso ng Diyos. Kaya sabi ni Divine, ang mga membro na tunay na nagmamahal, na naniniwala sa Diyos, yun ang pinakamalapit. Kaya ganun na lamang ang pagtahip sa inyo. Ganun na lang ang pagyugyug sa inyo. Ganun na lang kahirap ang pag-iksapin sa inyo para kayo makita kung makasuong ba kayo sa butas ng krayon. O diba? So ngayon, sabi ni Divine, kung mapilian na kayo, nadalhin na kayo sa kaharian ng Diyos, wala na mga problema. Yung mga galit-galit, anger-anger, wala na yan. Kung nandun na kayo sa kaharian ng Diyos, para na kayong mga prinsesa, mga prince and princess, queen and king, na nandyan na kayo sa paligid ng Diyos, masaya. Anything you want to eat, nandyan. Anything you want to handle, to touch, nandyan na lahat. Kasi yan daw ang buhay doon sa kaharian ng Diyos. Hindi ka na magugutom, hindi ka na magkayod kalabaw para magtrabaho, para makapira, wala na. Lahat kakainin mo nandyan na sa harap mo. Sabi ni Divine Master, kung gusto mo ng bulaklak nandyan, ka. Wala ng away, wala ng crying-crying, wala ng maritis doon. Wala ng libakan, walang chismisan. Wala ng mga paaway-away. Wala na yung manghilay doon. Kaya tuwa naman sila sa apoy, gisunog na. Ang mga napatuto. Gipanghulog naman dito sa impirno. So lahat kayo ay mga pinili, means chosen. Sabi ni Divine Master, swerte, napakalaki na ninyo.
pag kayo'y mapilian na mapasok sa kaharian ng Diyos, oh, so what is the requirements? Alam na ninyo, sabi ni Divine, sunod kayo sa 10 utos ng Diyos. Hindi man ninyo ma-perfect, but try to do your best. Sabi niya. Then, sundin ninyo ang doktrina ng PBMA. Ang mga rules and regulation ng PBMA. Sunod kayo sa gobyerno. Huwag kayong mangawat, huwag kayong mangurap. Huwag din kayong mangurap ng pira sa PBMA. Dahil kahit isang sintimo lang ang inyong ginagalaw sa pira ng PBMA, yan ay katumbas ng buhay mo. Katumbas yan. Pag kayo'y mga nangawat ng pira ng PBMA ng UQ, katumbas yan yung 5 sintabos sa buhay mo. Sabi ni Divine, kung hindi ka pa mamamatay ngayon, kung hindi ka pa parusahan ngayon, darating ang pagsudya, pagsumbat ng palad. Okay, so imagine ninyo kung nandyan na kayo sa langit kasama ang Diyos. How lucky, how beautiful, how precious. Magagawa mo lahat kung sige kag kanta diha, hala kanta, way magbuot sa imuha dahil napilian ka na ng Diyos. Kung magkwampo ka diha, magsuot kag mga magandang damit, dyan na lahat, bigay na sa iyo ng Diyos dahil napilian ka na. That is your reward na isang masunurin at mabait na tao dito sa mundo. Kaya ayaw ninyo yan? Ayaw ninyo yan? Nabuhay? Hindi na kayo magkayod kalabaw. Hindi na kayo mag-iyak-iyak. Hindi na kayo magsakit ng inyuhang mga sakit sa inyong mga katawan. Panibagong katawan ang ibigay sa iyo ng Diyos pag nandun na kayo sa kanyang kaharian. Kaya sabi ni Divine, itong mga masama, hala, patuloy kayo. Yung inyong paglabag ng kautusan sa PBMA, sabi ni Divine Master, huwag kayong manghila. Huwag kayong magpapaniwala dahil hindi yan ang utos sa PBMA. Sa anong ginagawa ng iba? Ito'y gilabag. So sabi ni Divine, hala, gusto man niyo magpakasama, go! Go! Dahil mayroon namang hukmanan at the end. The way I look at it, upon my observation or after my inspection, sa aking paglibot-libot, sa paglalakad, pagmamasid ng mga sulok ngayon, the spiritual division, ayon pa sa kanila, wala raw ibang watawat na nag-aangat sa ngayon na panahon upang magpakilala sa misyon ng ating Panginoon. Noong nakaraan ng mga araw, maliban sa PBMA na mga tao, membro nitong samahan. So sabi ni Divine, based on my observation, I went different places, I visit different country, different location around the world. I visit nagkaiba-ibang mga religion. Tinitingnan ko ang buong sulok ng mundo. Wala daw ibang watawat na nag-aangat sa ngayon sa panahon na ito upang makilala ang misyon ng ating Panginoong noong nakaraang mga araw. Yes, and that's true. Sinong mga grupo ngayon o religion or association nga nagpapakita na hawak nila ang watawat, na sila'y nagpapakita na sila'y sumunod-sunod sa yapak ng Diyos, sila'y sumusunod sa utos ng Diyos? Wala, no? Sabi ni Divine Master, only PBMA lamang ang nagpapahayag at nagpapakita ng misyon ng Panginoong Diyos Hesukristo noong unang panahon. Naunawa ninyo? Dahil lang sa simula ang atong Divine Master ng gamot, nagtulong ng mga tao, nagtulong ng kaligtasan, nag-enlighten ng kabutihan, nag-enlighten ng kaligtasan. Yun ang misyon ng ating Divine Master noon, nakagaya sa atong
Panginoong Diyos Jesucristo noon na mission. Ang atong Master Junior, yo, marami siyang mga message na iniwan sa atin. At marami siyang mga divine words na iniwan sa atin. Hindi lang natin nalalaman ang ating Master Junior pala, mostly sa mga message na ito, siya ang nagsasabi dito. Siya ang nag-iwan at nag-record. Hindi lang natin na-appreciate. Dahil ang nakita nato kang Master Junior, prisuhan, pusas, ukaso. Yun lang ang nakita ninyo sa material side kang Master Junior. So, ito ang sabi ni Divide. Ang watawat lang ng PBMA, ang nagwagayway, nagpakita dito sa buong mundo na ang PBMA, ang watawat ng PBMA, ang PBMA na association, ito ang nagpapakita na sila ang gumagawa, sila ang nagpapahayag ng misyon ng atong Panginoong Diyos Jesucristo noong unang panahon. Okay? So, you are very lucky, sabi ni Divine Master at Master. According to the spiritual division, the members of the PBMA, ito'y nangunguna. Nasabihin natin na mga pinili. Mm-hmm. Totoo. We are millions before, and then thousand, 100,000, and after 100,000, 10,000, and then after 10,000, pujut. Ganon ang nangyari sa asosasyon. Go? Pero sabi ni Bayan, suwerte kayo. You are very lucky. Dahil sabi ng atong mga spiritual division, ha? Na nangunguna kayo sa mga gawaing mabuti. Oo, nangunguna kayo sa mga misyon. Ngayon, walang mga asosasyon na nagpapakita na gumagawa sila o nagpapakita sila na sinusunod nila ang yapak ng Diyos. Yeah? Maraming mga asosasyon di ha na gamitin pa nilang PBMA, gamitin pa nila ang pangalan ni Divine Master at Master. Pero kung imuna hinuktukan, anong klaseng mission ang kanilang girepresent? Ano? Anong klaseng kaugalian ang kanilang pinakita? Diba ito'y nag-against sa doktrina ng PBMA at sa turo ni Divine Master? Oh, diba? Sabi ni Divine Master, sa PBMA, hindi kami manghikayat ng tao. Hindi kami mambighani ng tao. At hindi rin kami magpapaniwala. Antayin namin ang tao, ito'y kusa. Kusa nga musulod ng PBMA. Kusa nga magparehistro ng PBMA. Ganun ang proseso nila Divine Master o Master at mga spiritual division. Pero ma-observe na ninyo na itong ibang mga grupo-grupo, hilaon ka, tatanungin ka pa kung saan ka, anong grupo ka? Oh, anong klaseng mga kaugalian yan? Ganun ba ang inyong paniniwala na ang Diyos ay pagdating sa hukmanan sabihan ka? O ano ka? Katoliko? Iglesia ni Cristo? Sabadista? O ano ka? Rubinian? PBMA? O ano po yung iba diha na grupo? Ganun ba ang Diyos? No. God is love. Oh. Pagdating doon, open arms siya. I-welcome ka doon. Oh. Kahit anong kulay ka ng balat. Chinese, American, Caucasian, Cambodian, Filipino. Itim. Open heart, open arms ang Diyos pagpunta mo doon. Hindi niya tatanungin kung ano ang status mo sa buhay. Kung abogado ka ba. Kung negosyante ka ba. Kung ano ka, doktor ka, hindi ka tatanungin kung saan ka naggrupo dito sa mundo. Ang tingnan dyan, sabihin ka ng Diyos, anong ginagawa mo sa mundo? Yan ba ang totoo? Yan ang tanungin ng Diyos, anong ginagawa mo sa mundo habang buhay ka sa mundo? Oh, diba? So kaya, sabi ni Divine, ang PBMA ay nangunguna. Oh. Kayo pinili na, pero pilian pang muli. Nagkapasok na kayo sa PBMA, pero pilian pang muli. Pilian pa man jud ta. Kay tingnan man doon kung sino ang mayroong
love, loyalty, dignity, integrity, honesty, benevolent, sincerity. Mayroon kung sino ang nagsakripisyo at nagtiis. Kasi sa sakripisyo at sa tiis, pagtitiis, nandyan ang imuhang supreme labor na sinasabi ni Divine Master, do not allow to be crowned without supreme labor. Tama? Alangan di ay nga mag-enjoy ra ka ng kurura ng PBM, tapos wala kay sakripisyo. Wala kay naambag ng mga bato, siminto, pako. O diba? So, kailangan meron talaga kang sacrifice in the association. What's the sacrifice? Ang imuhang paniniwala, isakripisyo muna. Ang imuhang pagtuo na ang PBM ang makaligtas sa iyo. PBM Incorporated, yun isakripisyo mo para makamit mo or matanggap mo ang tinatawag Supreme Crown, Supreme Labor. Okay? So, naunawaan na dyan ninyo. Ako lagi na siya ana-anaang gamitan ko na akong kamot para dyan mo makasabot. Okay? So, swerte kayong lahat. Pero again, we is, gikom pa tayo, pilian pa tayo, gitahip. Tahip, pilian, pilian, pangmuli. So, naunawaan ninyo. Kaya kung nasaan kayo ngayon na grupo, be a good representative. Why? Galing kayo sa PBMA at marami kayong natutunan sa PBMA. Dalhinan ninyo para kayo rin kung may mga panibago kayong ministro o grupo, ipakita ninyo na may natutunan kayo sa PBMA. Okay? Kasi yun lang naman eh. We have all freedom to choose and to be happy in this world. Kung sino ang inyong bahalin ng mga ministro o grupo-grupo, you have freedom. You have freedom to live and you have freedom to be happy. If you are happy, so okay. Be a good representative ng inyong mga grupo-grupo ngayon. Okay? Kung ano ang natutunan sa PBM na kabaitan at kabutihan, dalhin na ninyo. Dalhin na ninyo. Dili kay galing mo sa PBMA, lumabas kayo sa PBMA, at nandito na, lumabas na ang mga masama ninyong mga kaugalian, masama ninyong mga sinasabi, o diba? So wala yan nagpapakita na kayo ay nakaunawa sa turo ng PBMA. Okay? Kung papatunayan man ang ating Panginoon na siya'y maghatol ng 2,000 years sa mga buhay at patay, kung ikaw mabuti ang inyong ginagawa, kung ikaw ang mapili na mabuti at mayroon ka pang mga araw na mataas, natitira dito sa daigdig na walang katapusan, na iniwan ng ating Panginoon, yun mga kapatid ko ang matamis. Yun ang magbigay sa inyo ng malinaw, sa inyong paningin na walang manipis na alapaap na nakahadlang sa inyong paningin. Nandyan na sa inyo ang buong ligaya sa iyong puso. Yeah, sabi ni Divine dito na kung papatunayan daw na magkaroon ng hatol after 2,000 years, kailan ba itong 2,000 years? Spiritual side. Ang spiritual side is ahead of us. Ano pa tayo ngayon? Mayo? June. June tayo. Sa spiritual side, nandun na sila, ahead na sila sa atin. Malayo na sila. Malayo na ang ilang pizza, buwan, at taon. Nag-ahead na sila sa atin. Okay? So, sabi ni Divine dito, na kung mapili, jug kang na mabuti, na mabait, ikaw talaga ay mabigyan ng mataas, mataas, na buhay dito sa mundo. Why it is mataas? Dahil, sabi ni Divine, kung mamamatay ka, bibigyan ka ng panibagong katawan. Yun ang imuhang reward na ikay makatanggap ng everlasting life. Mm-hmm. Pero yung iba daw ng mga masama, ay hukma na sila at
ang kanilang mga kaluluwa ay gawing pulbus, ipulburize na sila. Kaya yung sinasabing ang tao ay babalik sa dust, yung sa abog. Kasi kung ikay masama, babalik yung ka sa abog. Pero kung ikay mabait, mabigyan ka ng panibagong katawan at buhay na maangkin mo ang buhay na walang hanggan. So ito na ang imong everlasting life. Okay? Yung mga kapatid na malinaw sa inyong paningin. Oh, na kahit ano pa, kung mahukman ka na, na isa kang mabait na tao dito sa mundo, sabi ni Divine, wala nang makahadlang sa inyo. Nandyan na sa imo ang mga kasiyahan at kaligayahan. Na yung sinasabi ko kanina, pag nandyan kayo kasama ng Diyos, wala ka ng sakit, wala ka ng problema, hindi ka na nagugutom, wala ka ng mga luha-luha, wala ka ng pagod, wala ka ng sakripisyo. Kung ika'y mapilian na isang mabuti at mabait na tao dito sa mundo, iyan ang mga kaligayahan na ibibigay sa inyo ng Diyos. Okay? Bakit hindi natin katakutan ang mga darating na anumang mga babala sa ating pagsunod nitong ating samahan? Bakit hindi daw natin katakutan itong mga kadramahan sa PBMA? Mga problema ng PBMA? Ito yung mga warning sa itong asosasyon. Bakit hindi daw natin katakutan o kahadlukan? Oh, na maraming manghadlok sa inyo dyan na, shh! Oh, sabihin nila, oh, dili na mo makasakay sa arko. Oh, niwala mo kang mas ni Junior, criminal. Oh, kanang maraming mga pananakot ba? Tapos sabihin pa na mga basta mga nonsense na mga istorya, oy. Sabi ni Divine Master. So now, sabi ni Divine na, bakit hindi tayo matatakot? Ayon pa sa ating Master Junior. Para sa akin, kahit anong pagkakataon, kahit anong panahon, kahit anong babala, bagyo, kung anuman, hindi ako masisindak. Dahil sa aking paniwala, ang ating Ama nandyan sa inyo at sa lahat ng kung susumama kayo sa aking pananampalataya, ako'y naniwala sa buhay na tanda. At ang buhay na pananampalataya nitong buhay, ito rin ang inyong paniniwala. Kaya ako'y magsabi sa inyo na kung ano ngayon ang ating kahirapan, ano ngayon ang ating natanggap na mga paninira, pangungutya ng aking mga katauhan sa asosasyon, mga kapatid, nandyan sa inyo. Mga kapitbahay, huwag ninyong katakutan. Huwag kayong masisindak. Huwag rin kayong masuklam sa kanila habang hindi pa tumama sa inyong katawan ang masakit na pangungutya. Pamagitan lang ng halakhak at panira sa inyo sa anong maririnig ninyo, ipalipas na lang yan ninyo. Klaro? O klaro. Sabi ni Master Junior, ako, diligyo ko mahadlok. Diligyo ko magkuratan, di ko masindak. Kung ano pa ang inyong mga paninira sa akin, kung ano pa ang inyong mga paninira sa asosasyon, kahit sabihin pa ninyo ako, criminal, demonyo, wala akong ano kapangyarihan, iwanan pa ako ninyo. Mga sarili ko kayong mga tauhan, pero kayo pa ang nagtaksil sa akin, ang tag-betray sa akin. Sabi ni Master Junior, hindi ako matakot kung mawala mo eh. Di ko matakot kung manira mo. Di ko matakot kung mangutya mo. Di ko matakot ha. Kung marami kayong mga halakhak. Ang mga tao ni Master Junior. Mga siraulong. Sabi ni Master Junior, wala ako. Kung katakutan, hindi ako matimayanig sa inyong mga panghalakhak at paninira. Oo. Pero ipalipas ko lang yan ng mga kaugalian ninyo. Ganon din ang gusto ni Master Junior sa inyo, mga members association. Alam ko, lahat tayo ay nakatikim ng mga pangungutya,
pambuli, mga masakit na mga sinasabi. Kung nakatikim kayo ng mga pangungutya, ako, marami akong mga pangungutya na natikman ko dito sa internet, guys. Simula pa noon, marami akong mga luha, mga kapwa, mimbro pag yun sa PBM. Sabihin ko nila nga buang. Sabihin ko nila sira ulo. Taliling na daw. Sabihin ko nila na ngako daw dagway, mura daw kuno ko og tagabukid. Sabi nila, sus, dami yun nila. Sabi nila, kapubre. I experienced that a lot. Pag-eskwila ko pa sa Siargao, gibuli mo doon ng mga pari. Kinaliwala daw sa PBM ng mga sungayan, ikugan. Mga classmate ko doon, sinabihan nila ko, pubre, kalibre regi kaon. Dili makatapos sa college kay daghang mga anak ang aong nanay tatay. Sa bukid na daw mi nagpuyo. Mga mangmang daw mi, mga ignorante. Tingnan mo. Pero, ang nangyari noon, hanggang patulo lang ako ng luha. Kagaya dito sa internet, tami nagbuli sa ako. Kibuli ko sa design ko. Sinabi nila mga piki daw ako design. Hindi daw pang spiritual. Wala daw ako experience mag-serve sa mga espirituhano na sa ilang divine o silang master. Wala daw ako college degree ng hotel, restaurant, and management. Hindi ko raw alam ang pag-serve sa mga espirituhano. Pero anong ginagawa? Hindi ko sila ginaaway. Pinalipas ko lang yon with tears in my eyes. Nag-iyak-iyak ako dahil nasaktan ako sa ganilang mga masakit na salita. Pero pinalipas ko lang yun. Dahil sabi naman ni Master Junior, sa takna magsudya ang palad. So kaya, dito sinabi ni Master Junior, na kahit pa anong inyong marinig, palipasin na lang ninyo yan. Let it pass by. Let the bluebird pass you by. Yun. Palipasin ninyo. Paminsan mairita, paminsan mo, gring, gring. Tapos mo, taas dahil na ito, kilay ba? Ana, dayon ba? So, pero sabi ni Divine, ako nga, gibuling ako. Ako nga, gikutsa ako. Ako nga, gisiraan ako. Kayo pa kaya? Mga tao na niwala sa akin? Makatikim talaga kayo yan. Kasi yun ang sinasabi, kung susunod ka sa yapak ng Diyos. Kung sinasaktan ng Diyos, kung binubuli ang Diyos, kung gipako ang Diyos, na ikaw rin na sumusunod sa Diyos at naniwala sa Diyos, papakuin ka rin ng mga taong maninira sa iyo. Ganun ang buhay dito sa mundo. So kung mahal mo si Master Junior, expect na susundan jug ka ng mga manghilaay. Kung maniwala ka kay Master Junior hanggang ngayon, expect nagbulihon ka, kutyaon ka, siraan ka, kasi yan man ang tunay kung ikay mo sunod sa yapak ng Diyos. Sa footstep ng Diyos, kung magpasan ang Diyos ng cross, magpasan ka rin sa bigat ng cross. Naunawa ninyo? So ganun ang buhay natin dito sa mundo. Pero sabi ni Master Junior, hindi ako matakot. Papalipasin ko lang yung lahat. Quick hadlukan. Okay? Palipasin tulad sa inyong paningin na makita mo ang alikabok na malakas na hangin. Isama rin siya doon sa malakas na agos na malawak sa dagat upang makalimutan natin ang lahat ng mga paninira. Sabi ni Master Junior, try to think, ha? Na itong mga pangutya, pangbuli, panglait, sa akin at sa inyo, isipin na lang ninyo na ito'y parang alikabok lang daw. Alikabok na nag-pass by sa imong paningin. Parang dumaan lang sa imong paningin. At doon itapon mo raw sa dagat. Tapon mo yan. Okay? Kaya, yung mga paninira, yung mga paninira ng tao, sabi ni Master Junior, itapon ninyo yan. Sa dagat doon, yung mga salita nila ng mga masama, imagine mo na imuhang itapon doon sa dagat. Kasi
para lang yang alikabok na nagpassing by sa imong mga paningin. Okay? At doon, inyong iparinig sa panahon ng ating panalangin at sa ating pagdarasal ng ating dalangin upang tayo'y panahong ibigay para sa ating Ama sa pamagitan ng paghanda at pag-iingat ng ating buhay. Doon, iparinig ninyo ang halakhak tulad sa inyong pagtawag doon sa ating Panginoon na sama ang mga paninira na natanggap doon at nakarating sa Kanya. Upang sa ganun gawin ninyong paliwanag at alaala sa Kanya yung mga taong na nangungutya at yung mga taong sumisira ay Kanyang paghahatulan. Dahil dito mapili ang mga taong sino ang mga sinisira at sino rin ang kinukutya. Take note everybody. Kung ang ugali mo manirang puri, mangutya, ginakutya mo ang mga panindigan ng bawat isa. Sabi ni Divine, may hatol yan. Sabi ni Master, hahatulan yan ng mga kaugalian. Kung isa kayong mga maninirang puri, oh, at ginalait ninyo ang mga status kung ano ang panindigan ng membro sa asosasyon ngayon. Oh, okay. So, sabi ni Divine, nga, yung pangungutya, paninira, itapon ninyo sa dagat. At the same time, habang ninyo yan pinalipas sa inyong isipan, sa inyong paningin, pinalipas ninyo sa inyong puso, meaning wala mong nagpapikto. Sabi ni Master, habang pinalipas ninyo yan, pray, idasal ninyo. Mm-hmm. Ito daw mga nangungutya at nambuli ng alipusta, idasal ninyo. Kung gaano kasakit, gaano kapintas ang kanilang mga masakit na salita, ganun din daw ang halakhak mo pagdating ng panahon. So kung masakit ang ilang mga tinatapon sa iyo, idasal mo lang daw. Dahil sa sunod na kabanata, kung gaano kasakit ang salita nila, ganun din daw kalakas ang halakhak mo sa kanila na nahatulan sila na isang masamang tao. Naunungan ninyo? So that means, di gyud aning mga mangungutya mag-success dito sa mundo. Mga manirang puri, nagpatutuo, mga nanghila, dahil may hatol pala yan sila. So kung gaano kasakit ang tinatapon nila sa inyo, idasal lang daw. Ayaw mangaway, ayaw pagibuno, ayaw pagiging na dito magubata. Patyun, takarong kulatahon, tikarong kimonay mo mga sinuti na mayaot karadyo. Ayaw. Sabi ni Divine, hindi yan ang turo ng Diyos. Ang gawin ninyo, gilapatan man kayo ng mga masakit na salita, gikutsa-kutsa man kayo, pakumbaba, idasal ninyo. Idasal ninyo yung mga pangalan nila. Sus, magdasal gani mo. Ingnon ninyo. Divine Master Isti. Si Talpulana, mao ni yung pangalan, gipasakitan ko. Yes, I did that. Ginawa ko yan, guys. Gisumbong man ako. Yun, masabi ni Divine. Isumbong ninyo ang inyong mga nangyari sa inyong buhay. So, yung mga tao na nangutya sa akin noon, na nagsakit sa ako, naghilak lang ko, guys, sa harap nilang Divine Master at Master. Sinabi ko, Divine, Master, Mister. Sabi ni, hindi ko nalang banggitin, ha? Sabi ni, ano, wala daw ako college degree. Hindi daw ako marunong mag-serve sa inyo. Hindi daw ako hotel restaurant management. At saka, wala daw ako kaalam-alam sa pag-ano sa inyo. Pag-alaga? Oh, wala daw ako college degree. Ito ang sinasabi niya sa akin. See? Ganun. Gisumbong na ako. Nasaktan ako puso. Ito po ako naramdaman. Naiyak po ako sa kanyang mga sinasabi. Bakit ganun siya magsalita? Missionary man siyang dako. Ganun, bakit ganun ang mga salita niya? Oh, membro pa siya sa association. Bakit ganun ang iya ugali? Oh. So, ginawa ko yun, guys.
hindi ko siya inaway sa internet. Hindi ko siya nag-comment na back and forth ang istorya, no? Nihilak lang ko. Sumbong ko sila ng divine. Yung mga nambuli sa akin ganito. Di daw ko maka-school at college, divine. Ikapubre ko na ako. Muna ingon, anong bayhana? Exulting na ako. Oh, tingnan mo. Kasi alam yan ng Diyos. I-record yan. Siya na ang bahala. So, yung sabi ni divine, magsumbong man kayo, i-record namin yan. Pero titingnan din kayo namin kung mga deserving ba kayo ng tulungan. Kasi meron naman din kayong mga nagagawa na hindi kayo karapat-dapat tulungan. Oh. Kaya, sabi ni Bay, kung gidaog-daog ka mo, magpakabait. Kasi, ang reward ay nasa bandang huli. Ang tulong ay nasa bandang huli. Okay? Ang pag, yung pagsudya ang palad. Oh. Yung panukot ba? Paningil. Paningil. Yung masabi ni Divine Master, huwag ninyong galawin. Ang mga rules and regulation ng PBMA, huwag ninyong baguhin ang pamalakad ng PBMA dahil maningil ako. Sabi ni Divine Master, kung ano ang aming tinuturo sa inyo, yun ang sundin ninyo. Kung ang rosaryo ninyo, ayun ang aming tinuturo, huwag ninyong dagdagan ha dahil maningil kami. Kung ang inyong mga singsing ay dipinturahan, huwag ninyong gawin dahil maningil kami. Sabi ni Divine, huwag kayong mag-trespassing ng hindi inyong mga ari-arian o inyong mga gamit. Ganun lang din yan sa ilalim ng bahay. Sabihan ka ng imong anak, do not enter in my room and do not touch my belongings. And then, ginawa mo pa rin. So, anong gagawin? Anong mangyari? Magalit? The same din yan sa Divine Master kang Master. Sabi ni Divine Master, do not change the PBMA pamalakad or activities or rules and regulation. Ano yung baguhin ninyo? So, sabi ni Divine, maningil ako sa inyong mga ginagawa sa PBMA. Dahil hindi yan ang inuutos. Kung kayo'y magpatuto na manghila, actually itong mga manghila ay hindi naman talaga nila purpose or malasakit yung kaligtasan ninyo. No. They are just gulo-gulo-gulo in your mind. And one thing I know, they're just only care about money. Because the more people, the more followers you have, the more money involved in this and that group. Kasi maraming membro, maraming mag-sharing, maraming makuliktahan. Yun man ang sinasabi ni Divine Master and Master Junior dito sa Guidance Series. Oh? Kung kaya nga sila, patuloy ang paghila or pagpatutuo. Kasi the more people na maniwala sa kanila, the more followers, the more money. Pero saan din ang kaligtasan? Sabi ni Divine, balik pa rin kayo sa PBMA dahil nandoon na-discuss na sa inyo, na-implementar sa inyo ang tunay na kaligtasan ninyo na mabigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Okay? So, daghang salamat guys. Di na ko magdugay kay maniho pa ko. Kuhaw na ko akong dalaga sa iyong trabaho. And this message is from our beloved Divine Master Robin Iglesias Senior and the members of the Four Corners of the World, Master Robin Bigley Jr. and his companion in the New World Spiritual Division personnel. Signed and approved by our beloved Master Robin Bigley Jr., our PBMA Supreme President. Daghan kayo salamat sa izuhurot sa pagpaminaw og marami pa tayong kwentuhan ng mga message, okay? Nagantay na ang volume 3 and volume 4. Ready na. So, marami pa tayong tapusin dito. Okay, so, salamat sa Ezo Hurot. I wish na nakaunawa kayo sa akong gina-discuss dito. So, magpasalamat ako sa Ezo nga naglantaw sa ako karon, Sister Cheribel. Sister Hershey. Sister Hershey, good morning, Sister Mitz. Good morning to Brother Rodilio Idos Bersosa.
Sister Julita Sha, Sister Sipirina Ibanez Binavista, my ate, Sister Maria Lisa, Sister Santa Ana Santa Ulila, Sister Marisa Haki, Sister Adelia Asterif. Good morning, teacher mates. Thank you for your another topic of our lesson for today. Yes, every day, binuhusan ko kayo ng mga message kay para malig-on dyan. Kasi alam mo nyo guys, one day, tatanungin man tayo ni Divine Master o Master kung nagbasa ba tayo ng mga mensahe. Kung nakinig ba kayo ng mga mensahe ngayon. Yes, mitos lang ako sa inyo paningin, pero hindi ninyo alam. Ang mga espirituhan mo nandyan sa hangin, nakinig din sila. O, sa ato ang istorya karon, nandyan po sila nag-record. Oh, nag-record sino nagtingin dyan. Sino nakinig dyan. Nandyan sila. Do you believe the spirit? They are spirit. Ako lang dito. Pero nandyan si Divine Master, si Master sa hangin. Oh, nandyan sila. Nakinig, nagtingin sa atin. Okay, Sister Maricris Duran Arsenal. Brother John Religanio. Morning, Sister Mitz. Morning to Sister Mermayus. Brother Melchoris Tusi, Sister Brother St. Nards, Brother Anthony Higarena, Sister Juanita Surigao, and Brother excuse me, yung iba? Danilo Purunda. Hello pang, good morning teacher Miss, good morning too. And I think that's all. And Sister Anita Kachu, salamat sa Ido and good morning. Review na lang kayo ha sa akong ano, sumarami tayo. So pagkatapos natin magbasa ng mga volume ito, every now and then mag-ano ko sa inyo, i-quiz ko kayo para just want to know kung napasok ba ng akong discussion sa inyo. Magkaroon tayo ng answer and question. Oh, sa dito sa atong live video. Okay? So salamat. Thank you kaayo. Regards ko sa Ejo. Hoy, mamista ta ninyo sa San Jose, bakay pista na karon. June 18, 19. Pista na ron sa kuan. Akong pagkumango nagpadala siya og picture ng itlog sa mga ibon, kay ang akong balay gipugaran naman og daghang ibon. Uy. Kahit saan na sila nagpugad-pugad doon sa akong balay niya, daghang itlog. Kaya nga ako itlog sticky, pero itlog din ang kuwan, karang mga ibon. So marajo, you know, dito pa ako ang kanon, akong lapuahan. I love you, everybody! Nata na, kaya mamista na ta sa nosih, kaya hamog dito, handa. I love you. Take care. Sister Rita Palapak, good evening to everybody and good night. And this message ay galing sa atong Divine Master and Master Wimbrek Leos Jr. and other spiritual elevation. Maraming salamat po sa inyong mga paghatag sa amo og adlaw, another day, another blessing, and another time, and another guidance and wisdoms at energy po. Salamat everybody! Bye-bye. Thank you for watching.